So yun guys, good morning. Share ko lang yung nagiging problema namin na isa sa mga nagiging problema namin mga rider. Yung mga incomplete details na nilalagay ng mga customer. So ang nilalagay lang nila first name, tapos walang apelyido, barangay lang, tapos yung bayan, tapos yung number na naka-indicate sa parcel is hindi updated o hindi na ma-contact. So tagal hanapin, buti kong napag-deliveran na, paano kung first time namin di-deliveran, talagang nauubos yung oras namin kahanap. So pag hindi nakita, maitatag namin na unable. Ang hirap maghanap. Kaya sana po pa complete naman po ng mga details. Di bali kung napag-deliveran na, alam na kung saan pupuntahan. Alam na kung saan i-deliver yung inyong parcel. Paano po yung mga katulad na first time na rider na madi-deliveran kayo, hindi naman po lagi na isang rider lang yung nagdi-deliver sa inyo. So sana po pa-update naman, palagyan ng apelyido, number ng bahay, kung anong sityo. Tapos yung number na matatawagan. Sayang po yung effort ni rider at sayang din po yung pagkaka-order nyo sa parcel. Pwede kasing RTS o return to sender yung parcel nyo if hindi talaga kayo makontakt. Kung ilang araw nang dala ni rider na paulit-ulit na lang na hinahanap kayo, mga 3 days na kayong hinahanap, may tendency na hindi may deliver sa inyo at ma-RTS yung inyong parcel. Sayang yung order kung kailangan nyo na yung parcel at inaantay nyo talaga. Kaso ang nagiging problema kasi hindi updated yung details nyo. Hindi siya yung complete. Kaya sana po pa-update naman po, pa-kumpleto. Lagyan ng number na nako-contact, tapos walang apelyido, basta yung number nyo is nako-contact para madali pong makapag-communicate si rider sa inyo. So ayun, para maging mabilis yung pag-deliver sa inyo ng inyong mga parcel. So, pa-update naman po. Maraming salamat po.